Sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Action Line at Traffic Parking Management Office, TPMO, ang agresibong road clearing operation sa lungsod ng Pasig ngayong pagpasok ng taong 2023. Inikot ang ilang kalsada sa Barangay Kanyogan at nabatid na isa sa mga dahilan ng operasyon ay ang dumaraming reklamo kaugnay sa illegally parked vehicles at mga nakahambalang sa bangketa. Nagagaling lang natin sa pandemic. So, pinagbibigyan po natin ito. Pero sa pagkakataong ito po, sa tagal na po na medyo nahupa na yung pandemic, eh kailangan na po nating linisin ulit. Eh sa isang banda po kasi parang nasanay na yung mga tao na pumarada sa kalsada na nakakagambala ng traffic. So, nagtulong-tulong na po ang TPMO, ang Action Line, at saka ang MMDA para po dito sa kalinisan. Kasi po eh talaga pong dinadagsala po tayo ng complaint dito sa Barangay Kanyugan. Dito po sa Kalinangan, Pag-asa at saka po itong De La Paz, yung Barangay De La Paz. Itutuloy-tuloy na po namin uli itong mga operation na ito. Sa isang banda nga po galing na po tayo ng San Miguel, dadiretso rin po kami ng Napito. Sa kabila po kasi ng pangyayari ngayon, talaga pong nagkakaroon na po ng traffic o sobrang traffic na po. Actually po, yan po ay wala po pong binababa naman sa atin na tungkol po doon sa pagbabawal na huwag pong kuhain yung lisensya. Wala po frustration. Pero ngayon, ganun pa rin po, ganun pa man, pinatutupad na po rin namin dito. At hindi na rin po namin kinukuha yung mga lisensya. Pagamat yun po ay galing niya po sa BIND o sa yung ganong resolution. So sa ngayon po, hindi na po kami nagkukumpiska ng lisensya. Sa punto po yan, pagka po gantong wala naman po driver, MMDA po ang may karapatan manipit ng unattended. Sa amin po is puro warning lang pagka wala pong driver sa dito sa LGU sa atin sa city ng Pasig. Hindi po kami naninikit ng walang driver. Naninikit lang po kami pag kami driver. Yung pong payment naman ngayon kaya pinabayaran din po yan sa bayad center. Pwede pong bayaran sa bayad center po yan. Pagka sa TPMO, dito po sa atin sa Pasig City, sa local po. Nasa palengke daw po kasi may-ari. At the same time, sabi ko baka pwede matanggal, hindi po kaya tanggalin. Matik po ito, matitikita na, illegal parking. Kesa po matutobing sila, tikit na lang po yan. Illegal parking, unattended po. Yung ticket po, pwede pong settle, in-branch po ng buy center, Gcash o kaya Paymaya. Para hindi na po sila pumunta ng bangko. Illegal parking. Illegal parking. Dalawang libo po kasi sa akin. Parking. Kala niya, wala lang yung ticket. Pero pag nag-renew siya ng ano niya, laka or ng registro, mag-re-register TO, kailangan niyo muna siya ito yun bago magpa-registro ulit. Construction to roadway siya. Binigyan po na siya ng konsiderasyon na hindi na illegal parking. Construction to roadway na lang po ang pinaka-bayeration niya. Nasa ganun. Para may consideration siya. Yun na lang po. For consideration, talagang binapanyo na lang. Opo. Para naman na maliit lang ang bayaran na penalty. Penalty niya. Okay. So, ito yun yung jeep na nakapak yun dito. Ito yung ating driver. Yung ating titikita. Nasa ganun eh. Magkaroon sila ng kamalaya na bawal na po tayo pumakin sa kalsada. Sa ganun, ang natin para maging maliwaras yung kalsada natin na walang nakabalagod na kalsada. Nag-upiskate po yung driver's license nyo. Tutubusin sa Sabado at Linggo. Hindi po. Wala po tayong office sa Sabado at Linggo po. Ito po sa may Bureau of Fire Protection sa may compound. Help Manalis at Palagay sa Tumas. Sa fire. Opo. Sir, ang nilagay po natin ticket dyan, bali obstruction to roadway na lang po. Ako po yung pinamababa, human consideration din po. At nakiusap din po yung driver. Okay naman po kausap, di naman po arrogante. Kaya hindi bigyan po natin ng consideration, pinamababaan po natin violation. Obstruction to roadway na lang po ilalagay natin. Binaybay din ang kahabaan ng Ortigas Avenue at Napico kung saan hindi pinapayagan ang mga street vendors na maglagay ng mga stall at magtinda kung kaya't ilang paninda ang nakumpiska. Binaklas ang mga trapal at ilan pang kagamitang nagsilbing sidewalk at road obstructions. Thank you.
Nagdidepende lang tayo rito sa may question ng mga nagko-complain. Kaya po nagtulong-tulong ang MMDA, Action Line at saka TPMO. Kasi po marami ng complain dito sa area na maraming tao na nagkakaroon ng aksidente dahil nasa kalsada na sila dumadaan, dahil pati ang mga sidewalk inookupahan na ng mga vendor. Sana po napapanood po natin itong ginagawang operasyon ng MMDA, Action Line at TPMO. Sana po matuto na po tayo na ilagay natin sa tamang pwesto, tamang lugar ang ating mga paninda. Dahil sa isang banda po, hindi po naman tayo ganong kagarapal na humakot ng mga paninda nila, dahil nararamdaman din natin kung ano'y nararamdaman nila. Pero kung tayo po ay magmamatigas, baka po maubos ang ating puhunan. Ito po hindi para sa amin, kundi para rin sa kanila, para sa kasasayos at saka ikagaganda ng bawat kalsada. Higit sa lahat, yung pong iwas aksidente. Nabatid na mas pag-iigtingin pa ang pagsasagawa ng clearing operations, lalo na sa mga kalsadang idiniklara bilang no vendor, no parking zones sa Pasig City. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.